Isinailalim na sa state of calamity ang 28 barangay sa Cebu City dahil sa matinding epekto ng El Nino. Nagdeklara na rin ng krisis sa tubig ang lungsod. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Tuyong-tuyo na ang ilang ilog sa ilang barangay sa Cebu City. Ang ilan nga nilumot na dahil sa matinding tagtuyot sa lungsod. Bitak-bitak na rin ang lupa at lanta ang mga pananim. Pati mga hayop apektado na rin sa tindi ng init. Patuloy raw ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa Cebu City. At daan-daang libong piso ang halaga ng pinsala. Dahil dito, isinailalim na sa state of calamity ang 28 barangay sa lungsod. Idiniklara rin ng lokal na pamahalaan ang krisis sa tubig. I went to the water source in Lusaran and also in Buhisan. There's really a big water loss there. And then if you look at the farmlands, medyo dry na talaga. Para matulungan ang mga residente, nagsimula na magrasyon ng tubig sa mga barangay na apektado. Hile-hilerang drum at water containers ang pinupuno nila. Naglagay na rin ng mga makina ang lungsod sa ilang tabing ilog para mainom ang tubig. Ang magsasakang si Rodelio Arnejo, naghahanap muna ng ibang pagkakakitaan dahil nasira ng El Nino ang kanyang mga pananim. Grabe talaga. Grabe yung mga pananim. Patay na. Nagtitinda na lang ako ngayon. Hindi pwedeng magsaka ngayon dahil mamamatay lang ang aming pananim sa tindi ng init. Aabot sa 96 million pesos na pondo ang balak na kukunin ng lokal na pamahalaan sa quick response funds para gamitin sa pagtugon sa krisis dulot ng matinding epekto ng El Nino. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.